What's up? What's up? What's up, mga kajada? And for today's video, gagawa ako ng... Ay, hindi pala ako gagawa. Actually, nagtanong ako sa mga friends ko na gusto nilang itanong sa akin. 10 tanong na gusto nilang itanong sa akin. Kasi, lately hindi ako nakakagawa ng videos. Ilang buwan din ako napahinga kasi nga maraming nangyari sa buhay ko. At, syempre, inayos ko muna yung sarili ko ng... sa sarili ko lang at hindi ko na kayo dinamay sa kalungkutan ko ang drama hindi ko na kayo dinamay sa mga kalungkutan na nararamdaman ko. sorry yung mga napangakuha ko ng ano giveaways ko hindi ko rin natupad kasi nga hindi nga ako nakakagawa ng videos, naging busy ako, nilibang ko ng nilibang yung sarili ko and medyo parang medyo nabubuo na ulit yung sarili ko. Kasi ang hirap humarap sa camera ng meron kang problema. Ang hirap na lahat papakita mo sa camera na napakasaya mo pero hindi naman. Yung parang napepekean lang ako sa sarili ko. Kasi parang hindi ko siya ma-feel. Or parang ang awkward para sa akin. Kaya gusto ko kapag gumawa ako ng videos is yung gusto ko talaga. At may videos ako na nagawa pero parang na-delete ko kami dalawa ng friend ko, nag-chubby bunny kami pero uulitin na lang namin mga kadyadya. At ito, meron ako 10 tanong galing sa mga kaibigan ko. So, kaya ito yung mga napili kong tanong kasi parang ito rin yung trip kong itanong sa sarili ko kasi diba minsan pag napag-iisa tayo or nag-iisip-isip, ganyan, umiinom ng kape, gatas, na pag-iisip-isip tayo na may mga tanong tayo sa sarili natin na hindi natin alam kung kaya ba nating sagutin or ala lang, tinatanong lang natin yung sarili natin pero hindi natin sinasagot. Diba? Parang ewan lang. Ngayon, umpisan natin yung tanong na to sa basic lang, basic. Sa basic lang kasi syempre, ano tayo, basic to hard. So, ito muna yung unang tanong. Galing sa akong friend. Hindi ko na sila in-name drop kasi baka kaltukan lang ako nun eh. Ang drama muna naman sa buhay mo. Ganun. Okay, number one is, anong totoo mong pangalan? Shit, hindi mo ba alam yung totoo kong pangalan? Sa bagay, kasi may iba't iba kung may iba't, di ba sa mga magkakaibigan, meron kayong pinaka call sign lang, call sign, meron namang palayaw lang, ganun. Ang totoo kong pangalan is, Giselle Rubiano. Capital J, H, E, S, E, double L, E, Rubiano. Alam niyo na yung Rubiano. Yung Giselle lang kasi medyo nakakalito yung ano ko, spelling ng pangalan ko kumpara sa ibang Giselle na pangalan. Ganun. Oh, number 2 na ha. Ilang taon ka na? Ilang taon na nga ba ako? 23 na ako nitong March 10 kasi may birthday na pala ako. Tumatanda na ako. March 10, 1997 ako. 1997. So, number 3. Are you single or taken? Single. Okay. Anong work mo? Collection agent. Bakit ka nag-stop sa pag-aaral? Diba last time mga kajaja, yung mga vlogs ko, busy ako sa study, busy ako sa pag-aaral. Kaya hindi ako din ganong nakakapag-focus makapagawa ng videos. Pero nag-stop ako noong December lang. Dahil nga maraming nangyari sa buhay ko. At sinarili ko na lang muna lahat para wala na akong idamay na tao. Yung tipong ako kasi yung tipo ng taong ano, sarilinin ko na lang muna yung problema. Pero hindi ko rin kinaya kasi nakakabuang pala yung sarilinin. Medyo naka-recover ako gawa ng sa mga kaibigan ko, yung mga totoong kaibigan kasi pwede ka naman magkaroon ng maraming kaibigan, pwede ka magkaroon ng halos daan-daang kaibigan pero pili lang doon or bilang lang doon yung mga magiging kaibigan mo na totoo at yung sasamahan ka talaga sa mga pagkakataong hindi lang puro saya. Yung parang jowa mo na rin siya, yung mga kaibigan mo. Parang jowa mo na rin. Excuse me. Sino ang inspirasyon mo sa buhay mo? Katulad ng sinabi ko, yung pamilya ko, kaibigan ko. Pero yung kauna-unahan sa lahat is si God. Kasi parang wala rin yung buhay mo kung sarili mo lang iniisip mo, pamilya mo, at mga kaibigan mo. Kasi doon na yung papasok natin kapag mahal mo si God. Parang matututo kang magtiwala. Magtitiwala ka na mahal ka rin ng pamilya mo. Kasi diba hindi naman lahat ng tao okay sa pamilya, okay sa mga kaibigan. Ganun. Yung
nagkukulang sila sa tiwala. Nagkukulang sila sa tiwala. Kaya sila minsan nag-iisip na baka hindi ako mahal ng pamilya ko, baka yung mga kaibigan ko is pinaplastic lang ako, or baka hindi sila totoo sa akin. Ganun. Yung parang yung sarili mo palang kinakalaban mo kasi parang takot kang magtiwala sa tao. Kasi parang hindi ka rin nagtitiwala sa Diyos mo. Ganun. So, ayun muna yung inuno ko yung talagang pray lang, natutuo ko nagdasal. Sa bagay, ganun naman din yung ibang tao. No? Nagdadasal ako dati, lagi. Hindi naman araw-araw, hindi naman. Pero kapag may ano ko, may mga suliranin or may mga problema akong mabibigat, siya lang talaga yung natatakbuhan ko kasi alam kong siya lang yung hindi tumatalikod. Then, parang binuksan niya lang yung isip ko na may pamilya ka, may mga kaibigan ka, swerte ka. Maswerte ka kasi nandiyan ka sa posisyon mo na yan, di ba? So, iyon. Ang haba ng sagot, ang haba ng explanation. Sorry! Anong pangarap mo? Ang pangarap ko... gulo ng tanong mo, yung pangarap ko specific or yung pangarap ko, pero ang pangarap ko trabaho talaga is maging DJ, kahit na ganito yung boses ko, kasi parang yun yung gusto ko talaga, bata pa lang ako gustong gusto ko na talaga mag DJ at pinaka favorite kong DJ is dati si DJ Kara, oo, si DJ Kara, pero nung palagi ako nakapakinig ng ano, Super Packenern, si DJ Rocky na yung naging favorite DJ ko. Siya yung pinaka, parang ina-idol-idol ko ngayon. Anong gusto mong sabihin sa mga magulang mo na hindi mo ko nasasabi? Anong gusto ko sabihin sa mga magulang ko? Ano? Lagi ko naman din sinasabi eh. Pero madalang ko sabihin na kay Papa. Pero sa mama ko, lagi ko sinasabi na mamamahal ko siya. At syempre, malamahal ko rin yung Papa ko. Parehas naman sila eh. Sa kanila ako nanggaling. Sila nagpalaki sa akin. Kaya kahit anong mangyari, mamahalin ko sila. At malamahal ko talaga sila. Pwera biro. Kasi... iiwan ka ng lahat, pero siguro para sa akin, hindi ako iiwan ng mga magulang ko. Iiwanan ako ng lahat, pero yung mga magulang ko, hindi ako iiwan. Kaya, mahal na mahal ko sila. Mama, papa, mahal na mahal ko po kayo. Ready ka na ba na mag-boyfriend ulit? Siguro, hindi na. Muna. Hindi na muna ako ready mag-boyfriend ulit kasi ang tagal ko rin binigay yung sarili ko, buong puso ko. Although, hindi ako naging ganun ka-perfect. May times na nag-isip ako na basta, ang hirap kasi ipaliwanag. Pero hindi pa ako ready mag-boyfriend. Kasi masyadong matagal yung naging ka-relasyon ko. Masyadong naging matagal. Kaya, hindi basta-basta mapapalitan ng kahit sino yung taon. Sabi nila, wala sa tao yan, wala sa tagal yan. Pero, nasa tao yon siguro. Kung ibinigay mo ba naman yung buong puso mo. Or, pagpalakas ng loob, kailangan nandyan ka para sa kanya. Ganun lang. Pero, wala eh, nawala. So, iyon na. At ang last question is, bakit kayo naghiwalay ng ex mo? Hindi nga. Tinatanong mo pa ba? Ano lang? Siguro nahirapan na rin sa long distance. Kunti lang talaga siguro nakaka-survive. Pero, wala eh. Wala tayong magagawa. Bakit kami naghiwalay, hindi ko rin masasagot. Kasi, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit may mga pusong napapagod siguro talaga. Kung bakit. Ang hirap kasi i-explain eh kapag hindi mo din alam sa sarili mo kung bakit kayo naghiwalay. Kasi maraming ganun yung naghihiwalay. Tapos, syempre yung nakakaalam lang naman nun. Yung nakipaghiwalay. Pero siguro may mali rin yung hiniwalayan, pero nakakaalam talaga ng pinaka-reason yan is yung nakipaghiwalay. Kaya, yung ex ko yung tanungin mo, wag ako. Joke lang. Sige, eto na yung last question, mga kajaja, and salamat sa panonood. At sana huwag kayo magsasawa sa mukha ko. And gagawin ako ng maraming videos. Palagi na ako mag-upload ng mga bago kong videos. Isang awit naman dyan. Yung pinakagusto kong word ngayon, yung salitang awit. Kasi, parang ano, awit? Parang ganun. Natutunan ko sa office, lagi nilang sinasabi, awit? Gumaganon sila. Kaya, isang awit naman dyan, mga kajaja. And, yun lang. Good night!